Sanctify the Lord of hosts himself, and let him be your fear, and let him be your dread. And he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling, and for a rock of offense to both the houses of Israel, for a chain and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. And many among them shall stumble and fall, and be broken, and be snared, and be taken. Bind up the testimony, seal the law among my disciples. And I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him. Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. And when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep and that mutter, should not a people seek unto their God for the living to the dead? To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. They shall pass through it, hardly bested and hungry. And it shall come to pass that when they shall be hungry, they shall fret themselves and curse their king and their God and look upward. Misabay? And they shall look unto the earth, and behold trouble and darkness, dimness of anguish, and they shall be driven in darkness. Litig ko lang dito sa verse 16. Bind the testimony, seal the law among my disciples. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pa magpala, Lord, kahit may mga pagod na ng iba, Panginoon. Medyo mabigat pa rin ang message, but I pray kayo pong bigay sa aming pangunawa, Panginoon, tulungan kayo pong bawat isa. Tawarin din sa aming mga kasalanan, Panginoon, maraming salamat sa tagumpay kanina, sa mga ibang araw. I pray pa rin ng tagumpay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Katulad na pag-usapan namin ngayon, Panginoon, kung paano mga tunay disciples, Panginoon, kung paano namin ang sarili, kung kami ba nagtatapat sa inyo, hindi masyado, or what, Panginoon, na may pumubigay pangunawa sa bawat isa. At ma-apply ito sa aming buhay, ay magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay umihikab pa. Hindi naman humikab ng mahina lang eh. Men? Men. Nantok na ba kayo? Ako din eh. Ito wala, mabigat eh. Alam nyo naman tayo pag Thursday. Isaiah. Diba? Mabigat to, kaya... Nganig lang. Tumutok. Men, si Ryzen. Ryzen! Hindi na mag-rise. Hindi na maka-rise. So, i-review natin ha. May ako sabihin yung title. Pero last week, hindi, umpisa sa 1, Reason with God, Restore Thy Judges, Wherein is a Man Accounted Of. Ano, maalala lang natin yung mga title and then yung ating pinagdadaanan, no? Jerusalem is ruined, marks of a fallen state po yun, the same. For them are escape of Israel, ito yung naalala nyo, purged by the spirit of judgment. So, dito ata na unang, okay, dito medyo na yung idea, na kahit ihusgahan yung Israel, Judah, may matitira. Okay? So, ngayon na naman. And then, last 2 weeks ago, Isaiah 5 is burning anger over the favored one that's gone wild. So, yun yung mabigat na mabigat din, no? And then, last week naman, Lord, this hath touched thy lips. Okay? So, pwede rin yung sikat dyan sa Isaiah 6, yung here am I, send me. Pero last week, ayan. Ano yan? Sige nga. Yung virgin. The Lord himself shall give you a sign, dash, believe it. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng sign. Kasi may mga bagay talaga masyadong malalim para sa atin siguro. Hindi malaman. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng sign, paniwalaan yung pag binigay niya yun, paniwalaan mo yun. Ang problema, mas gusto mo pa ng mas matinding sign. Ano bang gusto mo sign? Baka hindi na gusto ng sign mo. Gusto mo. Gusto mo, subo na sa'yo lahat. Nag-aaral tayo, talagang may mga manggagaling sa'yo, may effort, no? So, hindi lahat ng natuto, sinubo lang sa kanila yung mga bagay-bagay. Kaya, pag ang Diyos naman, pinapangako dyan, siya yung magbibigay ng sign, paniwalaan mo.
At yun ang problema ng mga Hudyo hanggang ngayon. No? Tatago sila sa likuran ng gusto nilang mangyari kahit paliwas na sa salita ng Diyos. Meron sila sariling plano, pinutupad nila yung plano nila. Pero ngayon naman, so actually po, hinahanap ko to sa aking mga listahan ng mga na-preach na, no? So hindi ko pa na-preach pala to kasi naano ko to sa diadem. Matagal na panahon na. Actually, dito pala yun. Yan. July 22, 2018. August tayo doon, no? Bago kami malis doon. So, ang title, ang ano mo natin ngayon, topic is discipleship. Okay, kasi nakikita ko sa inyo, sakto naman ito eh. Though, gagawin natin dito, katulad na ginagawa natin lagi, dadaanan muna natin lahat ng verses dito, aralin natin kung ano yung context. And then, saka ko na lang i-preach itong mabilis lang, itong preach ko dati. Sa diadem. And then, ganoon din sa atin. So, hindi ko pa na-preach ito naman, no? Hindi pa, wala eh. Wala sa listahan. So, anyway, hindi ko alam bakit. Siguro nga dahil na sakto to. Okay, so this time ay ano na nangyayari, no? So may banta sa Isaiah 7, yung mga nakaraang chapters, talagang sasakupin sila. Pero kung alam niyo yung Bible niyo, history, matagal pa. Pero still nga, pag andun ka sa timeline na to, at kunwari, after 200 years, saka pa nangyari yung pinaprophesy, so hindi mo alam kung kailan mangyayari yun, and then ano ba yung may attitude mo sa sinasabi ng salita ng Diyos? Parang sa panahon natin ngayon, ano ba yung next na event na? Siyempre, rapture na yun, di ba? Rapture ba muna? Antichrist muna, di ba? Mga pre-trib rapture eh. So, pero kasi hindi mo rin malalaman kung kailan yung umpisa ng 7 years na Daniel 70th year. So, yun ang hinihintay natin. So, pero pag andito ka sa timeline na ito, hindi mo alam. So, by faith talaga yun. Kailangan mo kung ano sinasabi ba ng Diyos, na iniwala ka ba doon. At pag pinag-pray ko kayo isa-isa, yung lagi ko pinag-pray, ano ko yung pinaplano nito, hindi ko alam. Yeah, Lord, ikaw na lang bahala dito. Sinusubukan ko yung basahin eh, sa itsura nyo lang, tsaka sa sinasabi nyo, hindi nyo sinasabi, attend nyo, gaano kayo active. Kaya ang nihiling ko lang sa inyo, sa Panginoon, siyempre, lumakad kayo sa salita ng Diyos. Yun lang yun eh. Tsaka minsan, pag nag-isip ka sa inyo, bilang pastor, pag iniisip ko lagi, ano yung gusto nyo, ano yung ganyan, ano yung makakabuti, ano yung masaya, nakakaano yun, nakaka-stress yun. Plus, yung burden yun, makapunta sa atin, no? Hindi na sa Diyos na, sabi niya, aralin lang natin to, i-apply natin, yung alam natin. And then, kumbaga, from inside out na yun, yun i-apply mo na yan kasi natutunan mo eh. Kaya yan, kaya mag-by Thursday, ganito tayo. Medyo wala tayong choice. Mabigat talaga, pero maganda to. Amen? Sabi nga sa inyo, ito, na-preach ko sa diadem. Yung nagkakamali, ano to. Ayan pala, nakalagay, Sunday afternoon. No? Okay, so isa-isa muna natin. So yun ang context, ha? Nag-warning sa Isaiah. So isa na ito. Moreover, the Lord said unto me, take thee a great roll, pag sinabing roll yan, and write in it with a man's pen concerning. Ito na po yung mahabang pangalan, pinakamahaba. Kaya, kabisaduhin niya yan. Sabi ng isa, ang iba, Maher daw yan, Maher. Maher Shalal Hashbaz. Okay? Anak po yan ni Isaiah, mamaya sabihin niya. Okay, so again ha, gumawa daw siya ng malaking role kasi may papasulat sa kanya ang Diyos. Okay? So, pero later, actually, iba ang magsusulat. No? Itong dalawa sinabi dito. Kaya ganyan po yan, ha? Kahit si Jeremiah, may tagasulat siya eh. Si Baruch, kaibigan niya. Ito naman, siguro parang inupahan niya eh. And I took to me faithful witnesses to record. Okay? So, siya yung magkasabi, ang Diyos, kay Isaiah, and then, sasabihin niya, i-record. Bakit dalawa? Para sigurado. Hindi sinabi dito, pero kahit po yung gospel, apat, di ba, yung revelation, ilang copy yung revelation?
Sinulat yun. So, hindi ko alam. Eh, kaso 7 churches eh. So, at least 7 copies agad yun. So, isa sa mga, kailangan, maintindihan natin ito kasi minsan may ano tayong, nabutan niyo pa ba yung King James Seminar? Hindi ko pa rin na-upload. Isa yan sa mga, anong tawag dyan, dahilan, no, para sa accuracy, security, ay napaka-importante na isusulat mo, dapat niya babaguhin. So, isa sa mga way, kahit sa amin sa IT, ganun yan eh, may way paano hindi mapabago in transit. Kunwari, pinadala ko kay Brad, oh, ito yung sabihin mo to kay, kaya John, sabihin mo to kay Macy's, ha? Ito yung sinulat ko. Eh, paano kung sulat kamay lang yan, along the way, kunwari, laman nun, nabasa ni Kuya John. Okay. Bigyan mo si Kuya John ng 10,000. Period. Okay. Padala mo sa kanya. Sandali. Hindi naman alam ni Pastor na ano eh. Baguhin ko ito, lagyan ko ng isang zero. So, salit na 10,000, naging 100,000. Diba? Pwede yun eh. Nangyayari yun. And then, kaya nga, yung pinag-aaral sa King James Bible, ang daming sinusubukan nilang alisin, baguhin. So, kaya ito, I believe, yun ang dahilan dito. Dalawang tao, hindi yan magkasalitan. Talaga sabay yan. Pag nagsalita siya para, tsaka binanggit niya dito, faithful witnesses to record. Kasi importante yan, sabihin niya. Anyway, tuloy tayo. So, yun niya, si Uriah, and then si Kariah. And I went unto the prophetess. Ba't may prophetess? Asawa lang niya po yan, kasi prophet siya. Tawag sa asawa niya, prophetess. So, hindi yan something na ginagamit kasi ng iba yan pag depensa sa mga pastora. Pero walang makikita ang ginawa ng asawa niya, kundi ito. So, nanganak. So, importante yun, ha? Pero, ayan. And she conceived and bear a son, then said the Lord to me, Isaiah, yan, ha? Call his name Maher Shalal Hashbaz. So, yun. So, may ibig sabihin po yun. Hindi naman tayo Hebrew, pero actually, nung mga, actually, din sa aking preaching pala, no, ang literal meaning yan is, make speed to the spoil. Okay? Or he hastens to the prey. Or spoil quickly or plunder speedily. Alam nyo ba yung plunder? Ang nakawan, eh, no? Pero, kung alam nyo po yung, pag binabasa yung Bible, yung madalas sinasabi, spoil, yan po yung napapalanunan nila pag natalo nila yung kalaban. So, ito ay malaking halaga sa kanila yun. Kasi, kung mayaman yung natalo mo, parang mga games din. Sino magaling mag-games dito? Ano ba? Yung mga games? Kung natalo mo yung kalaban, kukunin mo yung gamit niya, di ba? Ha? Flash of kahit saan, ang marami ganun eh. Mga spoil yun, no? So, nirisk mo naman din yung buhay mo, pero... Yan. Pero dito, baliktad sa kanila. Hindi sila yayaman. Kasi uhusgan nga sila ng Diyos eh. Kaya kung anong pangalan daw nung anak niya, mamaya sabihin ni Isaiah na para sa kanila yung mga warnings. So, ang pangalan ng anak niya, make speed to the spoil, he hasten to the prey, o kaya spoil quickly, plunder speedily. Sabihin nyo, matatalo sila. At yung kanilang mga pinag-ipunan-ipunan, men, sino wala marami ipon dito? Wala. Pero marami pa rin kayo, di ba? Jamie, umiindi. Pero yung kayamanan ng magulang mo, kayo. Kaya yung talino, pinag-aralan. Alam nyo ba, dinidesign ng demonyo yan? Na ito ha, ganyan pala, tinuruan nyo pala ng Bible to ha. Ang gusto ng demonyo dyan, kung paano kayo bababuyin. Amen? Kaya pag-ingatan nyo yan. Amen? Ganon din to. Ayan, kayo. Ito, no, at least, na ilang taon na nyo sinakoy. Eh, John, sana hindi na kayo nga plunder. Amen? Kasi mga papina, baka naman mabawasan pa kayo. Christian, eh, isa na nga lang. Ako yung dati, mag-isa lang din ako. Eh, amen? Kasi meron akong ano, sweetheart. Naghanap ka na, dito. Si ano din, si Rain. Yan, natin nga alisin niya. Ang katag team mo ba, si Pame? Ha, tulungan kayo, kayong ano.
Nasaan na ba ako? Yan. So, yun yun. Sa case nila, ang parang pinangaral sa kanilang Diyos, ang dami ng pera sa ngayon yan. Pag nasakop kayo, kukunin lahat yan. Sino ba bang parang nyo? Wala kayong pera. Ganun din. Pero yung buhay nyo, precious yan. Amen? Mga babae, ganun lahat. Yun yung mga lalaki. Kaya sabi diyan, for before the child shall have knowledge, alala niyo chapter 7. So ganun minsan yung timeline ng ng Bible eh. Kasi alam mo naman yung ano yung last time yung ano naman no, yung child din na mapapanganak, yung ano immediate ano ha. Immediate fulfillment noon, bago daw siya makakain ng butter and honey, di ba? Kasi ang ano doon is yan. Before the child shall know to refuse evil. So, binigyan natin ng timeline niya siguro mga 6 years, di ba? 7 years. So, ganun mangyayari yung sinasabi ni Isaiah. Ngayon naman, ito namang anak ni Isaiah mismo, bago daw siya, sabi dyan, magsalita ng dada, mama, papa, sino yan? Ayan, to cry my father and my mother. So ilan yun? Mas mabilis lang to. Kailan ba yan? Si, ano, agang magsalita ng mga yan, di ba? Months lang yan. May ating isang taon. So ganun lang yung timeline Diyos. Ito yung mangyayari. At nangyari po to, no? So hindi totally nasakop ng Assyria ang Judah, pero still ang dami nakakuha sa kanila. Okay? So yung Northern Kingdom, ubos. Pero yung Judah ay hindi. But still, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria. So ano pala to, no? Sa Isaiah. Ah, sorry, Israel. So kasi buhay pa yung Syria dito, kung naalala nyo last week. So ito pa yung time lang, malayo pang later masakop yung Judah. So ang unang masakop nga yung Israel, no? Northern Kingdom. At kasama dun yung Damascus, which is Syria. Okay? The Lord spake unto me saying, so ibang ano naman to, ibang idea na naman, ibang detail, no? Says, for as much as these people refuse the waters of Shiloh, what to go softly and rejoice in Rezin and Samaria. So, sino nang kausap niya ngayon? Kanina, Israel, maasakop, tsaka Syria. Ngayon, ito na, Judah na. Kaya sabi dito, kayo kasi, even Judah, ayaw nyo rin makinig sa Diyos. No, mas gusto niyo yung sinabing Rezin dyan. Sino si, naalala si Rezin? Sino yun? Last week lang eh. Sino si Rezin? King of Syria lang, bad. Syria. Okay? Eh, sino yung Remaliah son? King of Israel, no? Si Pika. So, anong sabihin nung you rejoice in Rezin and Remaliah son? Sabihin, parang kinagigiliwan nyo. Kalaban nyo nga yun eh. Yung isa ganyan, mag-aano tayo, nagtitiwala tayo sa ibang tao. Ibig sabihin nito, kunwari, ngayon, mas takot ka sa kanya. Kunwari, ito nung sample. Kunwari, yung mga anak ko, sabi ko, mag-aral na kayo. Okay? Yung nasabi ko sa nila, yung dapat nilang gawin. Pero, yung kuya niya, nasa ba si Stephen? Stephen, binubuli si Peter. Sabi, huwag ka tayo mag-aral muna. Saka na yan. Eh dahil takot siya sa kuya niya, sino sinunod? Diba? So pero, later, darating din ako eh. Ba't di kayo sa akin makinig? Parang ganun. Sa Diyos, dapat sila nakinig eh. Hindi kung kani-kanino. Kaya sabi dito, may judgment ang Diyos sa kanin. And now therefore, behold, the Lord bringing up them the waters of the river. Noah's flood ba to? Ano yung sabi ko lagi sa inyo madalas sa ikumpara sa river tsaka flood? Tao na? Mga ano to? Armies. Kasi po, pag nakakita rin kayo minsan ng armies, panahon kasi nila paramihan talaga eh. Pag tinitingnan, ano ba yung nasa parang umaalon na. Yung pala mga tao na yun, naglalakad na. Sa dami. Ngayon po, may mga simulation na ganyan eh.
Pag tinignan mo sa malayo, alam mo, alon. So sabi dyan, rivers of a strong and many, even the king of Assyria. Yung, so hindi mo kailangan manghula. Yung tinutukoy niyang tubig, yun yung king of Syria. Hindi lang hari, obviously, yung kanyang army. And all his glory, and it shall come up over all his channels. Anong channel? Channel 2, channel 7, lalo pala channel 2. No? Pag nakakita po kayo, katulad nung, ba nakakita din? Sabi sa mga, may mga YouTube na ano, yung, ipinagalan natin, di ba, yung Genesis, you know, was flood, di ba, yung dinidescribe doon. Kasi yung Mount St. Helens, yung pumutok, tsaka yung, ano yung malaki, ano doon? Sa US, Arizona. Great Canyon. Yung tubig, pag nanggaling niya sa dito, saan daraan niya? Siyempre sa mga ano muna, di ba? Yung mga usual na dinadaanan niya, yung mga river, and then may mga mas malilit na river, streams. Tawag po doon channel. Lumiligo yan, di ba? So imagine niyo, pag talagang bumabaha na, nakikita mo, ba't ang taas na ng ilog dito? Ah, yung ilog din dito. San ano yun, pag tumaas pa, lumakas pa yung ulan, dito napupunta yun. So ganyan po yan yung mga hari. May mga ano yan, tinitingnan nila, uy, dami yun, ba't yung parang yun sa Ukraine last time, nag-aamas na yung Russia nun eh, bago yung sumugod. So may mga ano na, warning na. Ganun sinasabi dito ng Diyos. Winawarning kasi tinatakot. Talagang nakakatakot yun. Kasi kahit marami kayo, pag sobrang dami nun, and go all over his banks. May naapaw na. At mangyayari nga po ito, and he shall pass through Judah. So, unahin niya yung Syria. Nasa taas po kasi yan. Syria, and then, nasa taas ng Judah, Israel. Pero lalagpas yun. Kasi hindi naman yung babalik lang. Eh, lalo pag panalo sila. Eh, tuloy-tuloy lang natin to. Parang si Alexander the Great. Ganun yung kwento nun eh. Gusto rin sa kopa. Ayaw nang bumalik. So, kaya sabi dito, yung mangyayari, he shall overflow and go over sa dami nila. He shall reach even to the neck. Yung Ulysses, hanggang dito lang yan sa labas, hanggang dito yan eh. Yung undoy daw, hanggang tao. So hanggang dito, uy, mababaw pa yun. Malalim na rin. The stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Emmanuel. So yun yun, kasi maraming sisigil sa kanya. So medyo ano dito, tatanong ka, O Emmanuel, bakit O Emmanuel? Mamaya malalaman natin, babanggitin din yan eh. So, ibig sabihin lang niya, kung alam niyo sa 7, di ba, chapter 7, binanggit din niyang Emmanuel, which is si Jesus yun, papanganak, God with us. Okay? Pero again, ha, mayroong immediate application yan. So, kasi nga, sabihin ko na lang din, mamaya, babanggitin ulit yan eh. Kasi sila yung people of God nung panahon na yan, di ba? So, God is with them. Pero, kahit pala God is with you, pag hinayaan ng Diyos sa parusahan ka, ano ka? Darating yun. Parang yung anak ko minsan, nagusumbong. Eh, pag galit na galit yung nanay niya, kasi may ginawa ko na, nagtapon ng kung ano dyan, di galit na galit yung nanay niya. Itatakbo sa akin, ah, iligtas mo ako. Napaluwid ako, iligtas mo ako. Sa palagi niya, hindi siya mapalo. O, eh, depende. Pag pinabayaan ko, ito. Ay, di ginanong ko pa yung pet niya. Hindi. Mas malakas yung palo. Pag inalaw yan eh, ang Diyos ganun, kahit people of God sila, o sige, eh, loko-loko talaga itong mga ito, sige, parusahan nyo. Ganun ang mangyayari dyan. So, tuloy lang natin ito, may message. Associate yourselves, O ye people. Ano sa Tagalog yun? O, magsama-sama na kayo. Ba't sila sinasabi magsama-sama? Kasi pag nagsama-sama-sama, ano kayo? Mas? Malakas. Kaso, sapat kaya yung lakas nila? No, tingnan natin. And ye shall be broken in pieces. So, parang may irony dito. Pag kayo nagsama-sama, mas malakas kayo. Pero, still, kayo ay tatalunin. And give ear all ye of far countries. Pati yung mga nasa malayong lugar. Kasi nga, parang, alam nyo, kahit sa panahon natin yan, sino mo nakikinig ng ano dito? Nakikinig ng dyaryo at nanonood ng radyo. Di ba, ano, bakit tayo nakikinig doon? Kasi, yung mangyayari doon, may kinalaman sa atin minsan, di ba? Parang si daddy nga, umuwi yan, bago mag-gera sa Taiwan. Ah, sa Taiwan, sa Kuwait. No?
Tsaka yung kasi nagkakwento yung kausap namin kanina sa winning. Kaya naalala ko lang yung Kuwait na yan. No? So, may kinalaman sa akin. Imagine mo, andun yung tatay mo sa abroad. Tapos nagigira doon. So, takot na takot ka na, di ba? Pray ka na nun. So, ganun din dito. Kaya kung sinasakop yung Judah, Israel, and Syria, nasabi ng Panginoon, oy, makinig din kayo. Amen? Pag may nakikita yung kapatid dito, ano nangyari sa kapatid nyo dito? Hindi nagtapat, hindi nakinig. Pa-oo, kunwari, okay lang ako, wala akong problema. Tapos bigla na lang, nagkaroon ng malaking problema. Nagkaalam, ay malaki palang problema nito ni kapatid. Oh. Anong gagawin mo? Eh, sa kanya lang yun. Ganun ba? At wala mang kaalamin mo na rin. Pag-pray mo, yes, pero ano, gugayahin. Alamin mo bakit ganun, hindi mo kailangan maging chismosa. Eh, yung kailangan nyo nang malaman, eh, nasabi ko naman. Diba? So, ganun, ibig sabihin, give ear. Makinig, mag-ingat. Kung nangyari sa kanya yun, pwede rin mangyari sa'yo. Amen? And then, sabi dyan, gird yourselves and ye shall be broken in pieces. Ihanda niya sarili niya. Di ba, ihanda mo sarili mo, ha? Pero yun pala, warning na pala yun. Gird yourself and ye shall be broken. Pinaulit-ulit lang. Bakit inuulit-ulit yan? Di yan mali, ha? Ibig sabihin, talaga, andun yung irony yun. Sige, ha, maganda kayo. Sama-sama pa kayo. Baliwala yan. Ito na, take counsel together. Mag-usap-usap kayo, ha? Mag-usap kayo. Sige, para, ha, talunin nyo ako. It shall come to naught. Wala lang din yan. Speak the word and it shall not stand. For God is with us. Ay, sasabi ko kanina. Ito yung tansinin nyo dito, parang sa chapter, yung binabanggit ko lang kanina na, yes, pinaparusahan nyo Israel, pero may remnant dun eh. May natitira dun na ibang grupo. Dito puro, makapansin nyo yan din sa chapter 8. May dalawang grupo ng mga taga-Juda dito. Mga Hudyo. Yung isa ay papaboran. Ito yung mga ititira. Yung iba sinusumpa. Yung iba ubusin. Okay? So, napansinin nyo yan, ha? Kaya kahit daw itong mga tao na kahit ano pang gawin nila, mababaliwala yon. Kasi kumpara dun sa mga anak ng Diyos, pwede natin sabihin ganun, tunay na people of God, hindi sila mananalo. Parang ganun. Amen? Amen. Tingnan natin, tuloy-tuloy po yung thought na yan eh. For the Lord God does speak thus to me, yung Midian, si Isaiah. Okay? With a strong hand and instructed me that I should not walk in the way of these people. Parang Jeremiah din eh. So, sabihin, ito okay, karamihan ng mga, karamihan ngayon, Pilipino. Karamihan ng Pilipino ngayon, ano ngayon? Pag tiningnan mo yung ano, ay, let us ano, rejoice. Ngayon ay Holy Thursday. Amen, amen. Ikaw pag-baptist ka, parang may magsesend pa no, nagmimisa yung paring, wala nang maintindihan, no? Ang daming stars. Eh, magkano yung stars? Sinaka lang, 50 pesos ang bili. Eh, pag sinend mo, may tubo ng Facebook doon. Parang bibili ka ng 100, pag sinend mo sa kanya, 80 na lang. Matindi yan. But anyway, sa atin walang ganun, no? Si daddy kaya. Hindi, send those stars naman. So minsan nakaka-tempt, di ba, na magkatoliko na lang kaya tayo. Mukha silang spiritual eh. Visita iglesia. Punta ka doon, ah, ang ganda ng church dito. Oh, doon naman tayo sa ano, sa ibang lugar. So kahit ganun po sila, hindi tayo dapat lumakad katulad nila. Amen, ang linaw nito eh. Yung mga tunay na likod ng Diyos, sinasabi sa kanya, huwag kang katulad ng mga ganyan. Nakita mo naman kung gano'ng nonsense yan eh. Ito mga to, mga rebelde nga ito, mga Hudyo eh. Pero ikaw, Isaiah, huwag ka makisama dyan. Sabi niya, say ye not a confederacy. Okay? Alam niyo yung confederacy? Sa US kasi actually parang dito ko ata makukuha yun eh, no? Yung confederacy parang ano lang yan, samahan, parang ganun. Pero sa context kasi ng Civil War, ginawa nilang negative yan eh. Kaya kahit sa mga games na naman, pag confederates, samahan din yan, pero
negative, mga kalaban. Okay, parang ganun. So yeah, so ganito, sila nagsama-sama sila, pero kalaban sila ng Diyos. So, kahit marami yan, kalaban sila. Matatalo sila. Kaya sabi, saying that, a confederacy to all them to whom these people shall say, a confederacy, neither fear ye their fear, nor be afraid. Naintindihan niyo ba yun? Kasi daw, kaya nagsasama-sama yun, mga talo tayo, magkampiya na tayo, parang alala niyo kay, sa panahon ni, sino ba yun? Israel din, di ba yung judges, Joshua, sasakupin na yun, nagsama-sama yun, kaya yung huling-huling battle doon, sabi ng mga ano, magsama-sama tayo, patalunin natin ito lahat. Sabi ng Panginoon kay Joshua, ano sabi, bayaan sila magsama-sama, para mabilis mo mapatay lahat. Yun yun eh. Kaya minsan tayo, di tayo matatakot. Pag nagsama-sama pa yan, hindi mas madali. Parang sabi sa akin kanina nung, parang, sige, siyempre nag-warning tayo. Yung mga naasar. Kaya sabihin niya. But anyway, so yun yun ah. Mamaya may point tayo dito sa ating outline. So anyway, sabi, sanctify the Lord. Ito yung baliktarin mo daw. Parang gano'n, huwag kang matakot. So, ang dami sa mga UN. Ano ba yung mga? NATO. Takot na tayo dyan. So, sabi dito, baliktarin mo. Salip na sa kanila kang matakot. Sa Diyos kang matakot. Sanctify the Lord. So parang ganito. Ayoko nang bagit yung bakuna. Yan na nasa utak ko na naman. Pero gano'n ang ginawa nila. Parang maano ka eh. Maalangan ka ba? Kahit alam mong mali. At yung mga tao, ganun alam nilang mali eh. Kasi sabi niya, ano yun, international yun, yun, ganyan, di ba? Panakot siya, pang-intimidate yan eh, na ang dami nag-approve niya, mga doktor, ganyan. Bandang huli, tatanggi ka na nun, pag ikaw nagkasakit na. So, ano yung baliktarin natin? So, salip na matakot ka sa mga malalaking grupo, maraming tao, pwede ba sa Diyos ka matakot? Katulad nun, anak mo, nakita mo yung kapitbahay nyo na nang hina o namatay yung ano niya. Kanino ka takot? Kay DOH? O sa Diyos? Na alam mo, pag pinabayaan ko to, anong mangyayari dito? Ay, maliit naman yung chance na mamatay yung anak mo eh. Ganun. Mas malaki chance siya mabuhay. Hindi ko tuturukan yung nakita ko sa kapitbahay ko na nakasama sa kanya. So, pwede ba ganun na lang? Sanctify the Lord of hosts himself. Talagang dun yung ano, yung emphasis sa Diyos. Kanino ka matatakot? And let Him be your fear and let Him be your dread. Ano yung dread? Parallel lang yan sa fear. Matatakot ka rin lang. Sa Diyos ka matakot. Kasi yung gagawin niya sa'yo, sigurado yun. And He shall be for a sanctuary but for a stone of stumbling and a rock of offense to both the houses of Israel, yung houses of Israel, yung Israel at saka Judah. Yung malaking ano sa kanila nung panahon na yan eh. For a gin and for a snare and to the inhabitants of Jerusalem. Ito medyo interesting tong verse na to kasi kung familiar kayo sa wording dyan, ano yung tinutukoy nila dyan? Sino yung stone of stumbling? Diba si Jesus? Kaya mamaya pagkatapos natin, mga Hudyo na naman tong kalaban dito eh. Yung sumpa sa kanila, makikita natin. Walitin natin na, He shall be, but may binig, sino yung He dito? Sige nga. Si Jesus, dito sa context na to. Si Lord, di ba? Kaya si Jesus yan eh. So, matakot ka sa kanya, siya yung katakutan mo, galangin mo, kasi, pero siya naman din yung magiging, alam mo yung sanctuary, parang safe building lang yan na pwede kang manalangin, maging malapit sa Diyos, di ba? Ano sabi mo? Safe zone. Safe zone. Okay? Siya yung magliligtas sa'yo, yun lang yun. Pero, isa sa mga description niya pa dyan is, but for a stone of stumbling. So, itong taong to, ang Panginoon, actually, yung iba na natitisod sa kanya. Naintindihan mo, kunwari ako dito, nag-preach ako ng totoo noong kunwari, tapos yung iba dyan, ano mangyayari? Iba, iniisip ng iba, ang taray naman ito. Lakas mong magsalita, lakas mong asal din. Ba't ka naasal? Baka sapul ka. Eh, ba't ka sapul? Ayaw mo ba na sapul ka? Hindi ka natututo? Normal yun. Masasapul ka kasi
reality yung pinag-uusapan, di ba? Parang fantasy yung pinag-uusapan. Nakaka-attend kayo ng Pentecost. Sino dinidescribe dun? Ano pinag-uusapan nila? Wala lang. Basta feel, I feel good kasi parang dating eh, bless ako. So, mas maganda ng matisod ka. Pero ito, actually, later, magiging negative sa mga Hudyo, no? And a rock of offense. Nabing rock, bato, pag-offense, nakakasira o nakakasakit. Nakaka-damage. Eh, ba't ganun ang Diyos? Bakit niya pinatay yung mga yan? Ano yung comment ko na naman sa Facebook? Mga Facebook, ano yung mga ano na naman? Mga bakla na naman. E di sinabi ko, let God burn them quickly. Yun lang, kasi naasar ako. At least may mga warning yan doon kasi kaya sa Thailand daw, eh, mayroon ng gay sodomite, ano. Ang sogi sa atin, ay pasa sa kanila. So, rejoice yung mga bakla. Eh, let God burn them quickly. Eh, syempre, may mga galit doon. Syempre, may... Gusto nilang baliktarin, di ba? Sabi pa naman na isa, ah, talaga naman, ha? Napaka-godly mo naman, ha? Ang godly mo naman kasi gusto mo sunugin yung mga tao. Parang ganun yung comment, eh. Pero kung hindi ka marunong mga, no? Bakit ba sila ginaganyan? Hindi sinagot ko rin. Ano sa palagay niya? Ang Diyos, Diyos ang sumunod sa mga sodomites, eh. Amen? Saka sinabi ko, hindi naman sa lahat ng tao, yung sa mga reprobate lang. Ayun, hindi na sumagot. So, ganun yung kasi ang tinutukoy lagi na, ayun, na-opened ako, eh. Therefore, mali ka. Hindi lagi. Ay, pinalo ako ng tatay ko. Hindi siya mabait. Hindi niya ako mahal. Pinalo ako, eh. Eh, kung loko-loko ka, pinalo ka. Para sa'yo yun. Mahal ka nun. Amen? Amen. Ulit-ulit yun sa Bible. Chasten your son while there is hope. Yung sabi. You shall beat him with a rod. Amen? Sino masama? Yan na nga. So, itong mga Hudyo na to, mamaya makikita nyo yung mangyayari sa mga talagang matitigas ang ulo. Sumpa ang makukuha nila. At ito mga, maalala nyo, binanggit po ito sa New Testament. Basahin na nga rin natin. Tingnan nga, search ko lang yung exact rock of offense sa Matthew ata yan. Romans, sorry, tsaka sa Peter. Sabi sa Romans 9:33, as it is written, behold, in Zion, a stumbling stone and a rock of offense, and whosoever believe on him shall not be ashamed. So medyo kinuha niya ibang bagay sa ibang lugar doon. Pero malinaw dyan, si Jesus yon. Pero siya ay makakatisod. Sabi sa Peter din, 1 Peter 2:8, sabi, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, ni sa lahat ng tao, yung mga matitisod lang. Amen? Patulad dito sa congregation na, 100 tayo. May nagalit na dalawa dyan. Ano sa palagay nyo nun? Sino yung tama dun? Ano yung nakalagay sa Bible? Kung magalit ka man, di ibig sabihin na tama ka. Pero meron daw talaga, which stumble at the word, being disobedient. Whereunto they also were appointed. Yung sabi ng Bible. So, ito yung makikita natin sa mga Hudyo mamaya. Yung gin or snail, pareho lang po yan. Mga trap yan. Bakit di sila makapaniwala sa totoo? Ba't nang papahaka? Pwede natin i-alo sa mga Katoliko rin yan. Sabihin mo na, bakit? Ba't mali tinuturo sa inyo? Hindi kayo ligtas? Bakit pati mga santo, dinasamba nyo? Hindi naman sinasumbo. Pinupunasan lang namin. Binibihisan lang namin. Sana pinaparada. Ano yung sabihin nun? Yun na yun. Yun yung sabihin ng worship. Tinataas nyo eh. Di, ang pangit pa ng mga ano. Hindi naman yun. So, nangyayari dyan, nag-stumble sila doon sa salita ng Diyos. Ayaw nila ng salita ng Diyos. At pag sinabi po, ito yung Ten Commandments original. Thou shall not make any graven images. And then, hindi yan ano. Sa halip na maintindihan nila na mali sila, hahanap pa sila ng paliwanag para ma-justify yung mali. Ba't kaya? Dali na lang sabihin, mali ako ngayon, magbago na ako, di ba? Hindi basta-basta po yan. Kaya sabi nito, and many among them shall stumble. So, hindi lahat, ha? Yan yung pangako, eh. Marami dyan, mag-stumble, matitisod. And then,
Hindi lang basta manitisod. Yung iba makakabangon siguro. Pero iba, malalaglag na at pag nalaglag, sira. Patay and be snared and be taken. Yan po. So anong gagawin natin ngayon? The fact na ganun yung karamihan ng Hudyo. Dito papasok yung ating tema, no? Sabi ko ba yung title? Ano? Among My Disciples. Ayan. So okay, hindi okay, ha? Pero nakakalungkot, negative yung karamihan ng mga Hudyo, mapapatay ang panahon nila. And then, even sa panahon natin ngayon, hindi maligtas. Ang hirap maligtas. May sabi dito, bind up the testimony, seal the law among my disciples. So, mayroong ano eh. Ang utos po sa kanya to. Okay. Nga, ito, isang daan to. Kunwari lang, mayroon akong isang chance na, for example, mag-preach ako dito. Hindi, naalis na ako, for example. Yung nag-preach ako ngayon, yung katotohanan, walang iba kung anong pinipreach ko dito, ganun din sa isang lugar. Tapos napansin ko, pambira yung, kung sa isang daan, isa lang, dalawa lang yung nakinig at naniwala. Anong gagawin ko? Ah, mali ako. Ganun ba yun? Kasi alam mo na yung tama eh. So, ang gagawin ko, yung dalawang yun, yun ang pag-iingatan ko. Parang 2 Timothy 2:2. Diba sabi doon? Ganun din, so discipleship din yun. Masahin na natin. Balikan natin yan. Commit thou, commit these things to faithful men which will be able, may basa nyo, ready, go. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to the faithful men who shall be able to teach others also. Ganun yun, kasi alam nyo gano'ng ka-importante itong bagay na to, amen? Amen. Hindi mo pwede, binastos ng iba yung message mo, anong gagawin mo? Siguro mali ako. Hindi ganun. Eh, may nakinig, may naniwala. Wala namang ikaw ibang sinabi na hindi na rin narinig. Ganun din. May somewhere dito, no? Yung nanapalataya sila. Inaknali silang katotohanan, kaya sila naniwala. Ngayon, anong gagawin mo doon? Yung mensahe daw, i-commit mo. Ibig sabihin, lalo mo silang turuan at lalo mo pagyamanin nyo kung ano yung naituro mo sa kanya. Amen? Kasi iniisip mo ngayon, kung ito yung naka-naturoan, kasi ito yung nag-commit, ito yung mga faithful, ituturo niya rin sa iba yan. Ganun po yun, kaya binasa natin yan. Tingnan nyo ngayon, may intindihan nyo mas lalo itong sinasabi dito. Asa na yan? Ba't naging 28 to? Sira itong app na to, ha? 16. Okay, kaya sa bind up the testimony. So, ang dami diyang ayaw makinig. Yung testimony, sa mga testimony na naalala sa Psalms 119, isa to eh, yung Bible. So, iba gusto sirain, iba ayaw paniwalaan. Anong gagawin mo? Tapon mo na, hindi, lalo mong pag-ingatan. Sila yung bind up, itali, and then yung sabi, seal. So, anong pinagkapareho ng seal tsaka bind? Una, tatago mo, i-compile mo, and then, pag sinabing seal, ibig sabihin, huwag mong ahayaang mababoy, mabago. Diba? Yun yung ano ng seal eh. Naalala nyo. Nalagyan mo ng seal yan, alam mo na original pa yun kasi walang nag-tamper. Ganun po yung salita ng Diyos. Ganun po kahit among the church nga, ang dami ditong gusto lang association, ha? Natawag ng na-baptist, tas iba na yung tinuturo. So, ano gagawin mo? Eh, kasi baptist din sila eh. Sige, okay na yan. No, pag may nakita kang ganun, na hindi sila nagtatapat sa Diyos, ito mga Hudyo to eh. Pero napapansin ng mga nagtatapat sa Diyos, iba na yung ginagawa nito. Sinasabi na nga mismo sa akin ng Diyos, papatayin itong mga ito, papatosan itong mga, anong gagawin ko? Ganito gagawin ko. Itong Bible, ayaw nyo, wag! Ito'y aking pag-iingatan, at ito ay aking siselyuhan. Hindi ko hayaang mabago to at ituturo ko to para kanina sa mga faithful men. At ang tawag po dito, actually, ito yung unang word na ginamit yung word na disciple sa Isaiah, sa Bible po. Kasi sabihin, yung mga disciple pala, ito yung mga sumusunod sa totoo. Again, ikaw muna, siguro doon mo ikaw totoo ka rin. Hindi, saka ka lang mag-iisip ngayon ng madisipulo yung ibang nagtatapat din sa Diyos. Tindihan nyo po sana yun, no? So, iba po kasi nagpaparami din sila, nagpaparami din. Pero yung katapatan na yun, wala na sa Bible. Kaya nga po, ang dami ng itsura ng Bible, daming churches.
So kaya, again, title po na, Among My Disciples. Yun ang mahalaga sa Diyos. Hindi mo kailangan makasama lahat. Yung mga disipulo ng Panginoon. Yun ang pagkaingatan mo. Kaya katulad sa ating sa ganitong limandaan tayo, hindi na tayo isang pare-pareho. No? Nagkakaalaman po yung gano'ng kasumusunod. At pag nawala yung iba dyan, ayoko na, kala niya. Ay, aalis din yung iba dyan kasi umalis ako. Bye-bye. Ganun lang. Good luck. Saan ka pupunta? Yun lang tanong ko dun. Kung mapunta ka sa, kung umalis ka sa maayos, saan ka pupunta? And I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob. And I will look for him. So, sino yung I dyan? Isaiah. Sino yung him? The Lord. Okay, gawa niya. Hindi may hirap yan eh. So, anong sabihin nun? Okay, marami ito. Nagkakagulo nito yung mga Udyo dito. Pero ako, pag sinabing wait, di ba, maghihintay ko ano sabihin ng Diyos. Kasi ganyan po kahit mga boss, minsan walang sinasabi, hayaan mo lang gusto mong gawin yung, alam mo naman na dapat mo nang gawin. Madalas po yung sinasabi, wait on the Lord, wait on the Lord, di ba, lalo sa Isaiah. Sabihin, parang ang waiter. Ibig sabihin, naghihintay ka sa Diyos. Anong Lord, ano na sabihin ko, anong gagawin ko? That hideth his face from the house of Jacob. Sino yung nag-hide? Ang Diyos. Ibig sabihin, talagang inayawan niya na yung Israel. Tsaka yung ano, pag hindi ka nagpapakita, ano yung sabihin nun? Asal ka doon sa taong yun. Ayaw mo na makausap. So, nakikita niyo sumpa sa mga audio? Matindi. Ba't di pinipis ng iba to? Yung mga sa kanila. Pero si Isaiah daw, dun siya, yun ang hahanapin niya, kalooban ng Diyos. Kaya alam natin bakit andito si Isaiah. Na natili yung kanya sinulat. Behold, I am the children whom the Lord hath given. Ito rin sasabihin na kanina. Bakit, banggitin ko rin pala yung dalawa kasi yung anak ni Isaiah, yung isa, si Jair Jashub. Nabasa niyo last time, di ba? Sa 7. So, ngayon, ito yung sabi ni Isaiah. Bakit pinapangalan at dinidiktahan ng Diyos siya kung anong ipapangalan niya sa kanyang anak? Bakit daw? Kaya importante po yung pinapangalan sa anak nyo. Amen? Kasi dito natin nakuha yan sa Bible. Ganun po yan. Madalas yan kahit kay Abraham, ginawang Abraham, Jacob, naging Israel, ano pa? Si Shedrach, yung binaliktad naman, oh, baliktad naman. Oh, iniba yung pangalan nila sa mga Diyos-Diyosa nila. Si Daniel. So, importante yung bayan. Ngayon, pero ito, medyo mas unique pa yung kay Isaiah. Kasi sabi niya dito, and I and the children whom the Lord hath given me are four signs and wonders in Israel from the Lord of all which dwelleth in the Mount Zion. So, ibig sabihin, dahil lingkod siya ng Diyos, prophet siya, yung buhay niya mismo ay parang patotoo na sa mga tao na kapaligid sa kanya. Ganyan po tayo. Amen? Tandaan niyo po yan, kaya minsan, huwag kayong masyadong ano sasabihin sa akin ibang tao. Talaga may sasabihin niya, pero bahala sila. Binigay ng Diyos tayo sa kanila para tingnan nila, and then, hindi pala lahat ng tao, naniniwalang okay yung bakla, buti naman. Kaya pag nakita nila yun, ganun pala yun. Alam ko, yung Catholic, wala no, mali-mali, pati Pentecost, tapos may Baptist pa, ano kaya yun? At least malalaman nila. Hindi man lahat yan mapunta dito. Amen? Amen. Sabi dyan, and when they shall say unto you, seek unto them, that, ito na. Pansinin nyo, and when they shall say unto you, so sino yung they dito? Sino yung kalaban dito sa context natin? Yung mga, hindi sinabi dito, pero kung sino may Assyrian man yan, o yung mga Hudyo nga na, hindi na tapat. Okay? Kasi nangyari po yan sa Hudyo, paulit-ulit yan sa Kings, di ba? Mga Israelite na yan, pero sumasabas si Diyos-Diyosan. Pag sila daw ay sinabi sa inyo, sino yung sa inyo? Ito yung kinakausap kayo na Isaiah, yung mga totoong disciple. Talagang kung naniniwala ka pa sa Diyos. Seek unto them that have familiar spirits, parang mga ano yan, mga witchcraft o yung mga tawag dyan, spiritista. Alam nyo ba yun? Yung mga tumatawag sa demonyo. Puso sa kanila rin yan hanggang ngayon. Ay, maglaro tayo ng ano magandang laruin. Yung mga wizard.
Mga Spirit of the Glass, mga nilalaro nyo, Last Easy. Ano sabihin yan? Mobile Legends. Mobile Legends, puro mga witch yun. Mga wizard. Uy, laro tayo nito, oh. Eh, laro lang naman yun, eh. Pero na-allure ka pa rin yun. Maganda pala yung witch. Ang ganda ng witch, sexy yung witch. Hindi po ganun yun. Pero meron din actually. Sa YouTube may mga weekends, ganyan. Nagpapa-interview. Hindi na kayo masama. Eh, pusa lang naman sabihin. Masama kayo. Di ba? Yan mga sa demonyo po yan. Kaya sabi yun, into the wizards that peep. Ano yung peep? Hindi na nagkakamali. Yung mga tunog na ginagawa nila eh. Yung pabulong-bulong, tsaka matter. Yan, a short, weak cry of a young bird. Weak, weak. Mga ganun ba yung mga ano? Makakita ka niya pag bumubulong-bulong. Kaya ako naasad ako sa mga Pentecostal, nag-pray. O sige, ikaw mag-pray. O sige, mag-pray. Tapos sasabayan ka. Kung gusto mag-pray, ikaw na lang. Ba't mo sasabayan? Ganyan po yung mga Pentecostal. Sarang isa sila dyan. Gusto nila confusion eh. Anyway, that matter, ano yung matter? Ganun din na tayo eh. Sa salita ng Diyo maintindihan. Ngayon mga bata, okay lang yan. Bata pa yun. And a talk indistinctly. Hindi maintindihan. So doon ba tayo lalapit? Sa mga, ay basta, ano ko, yung aking anak ay may matinding sakit na hindi malaman. Talagang hindi na kaya ng mga doktor. Doon na lalapit sa abularyo. Para bubulungan yan. Sinasabi ng Panginoon dito, ano ka ba? Tatawasin. Ito yung tanong sa'yo, ha? Apply na rin natin sa atin to. Kung natin, meron kang problema. Pastor, ako'y walang pampaaral, wala akong ganyan, wala akong ganito, wala akong ganyan, at ganyan, ganyan. Kanino ka lalapit? May Joey De Leon? May... Kanino? Kay Wawawi? Kay Vice Pangit? Diba dapat sa Diyos ka lumalapit? Should not a people seek unto their God? Amen. Sino ba ang Diyos mo? At pwede sabihin natin ka na, baptist ka lang. Basta ba si Father? Kasi may problema ako eh. Antindi kasi ng problema ko, baka hindi kaya ni Pastor yan. Kasi si Pastor, sinayop ko sa kanya, hindi naman ako nabigyan ng ano. For the living to the dead. Yung Diyos nila patay, yung Diyos natin buhay, bakit ka doon lalapit? Ito na. Ito, sikat that verse din po to. Andahan niyo po to. Kanino sinabi to? Sinabi din to ni Moses eh. At sinabi dito sa Galatians sa ata to. Hit lang po ha, nakalimutan ko eh. Ba't sa dictionary ako naghahanap? Sa Psalms, hindi, iba yan. Okay, hindi ko maano yung exact word, pero ito yung sabi-sabihin dito. To the law and to the testimony, pag pinag-uusapan daw yung batas ng Diyos, okay, tandaan nyo dito sa soul winning, ha, sa discipleship. May mga tao hindi maintindihan. Bakit? Una, yung topic mo, yung kaligtasan nga, ano, hindi mo kailigtas sa sarili mo. Walang matuwid, wala kahit isa. Hindi, meron. Kilala ako eh. Talaga, ano, hindi nagkakasala. Hindi, talaga. Alam yung obvious na sinungaling na hindi malaman kung niloloko ano. O kaya, yan, in-explain mo yan, Katolik ako na rin. Ba't kayo sumasamba dyan? Hindi naman ako sumasamba dito eh. I'll explain mo. Sa Bible kasi, sabi sa mga, huwag kang gagawa ng kahit, ang liwanag na, huwag kang gagawa sa taas, ng langit, kahit imahe ng mga anghel, ng tao, nasa ilalim, isda, at ibon, huwag kang gagawa nun, hindi lalagay mo sa ano. Ang linaw, ba't kaya hindi na maintindihan? Lalo yung mga Hudyo. Ayan, mga Hudyo. Di mga Hudyo. Sa kanila ito itong Bible. O di binasa mo ngayon sa kahit saan eh.
Kaya paborito ko, Isaiah 53. Doon dinescribe si Jesus. Na walang, ang gusto kasi nila ng Messiah, yung parang David. Pero sa Isaiah 53, dinidescribe nga doon yung Messiah na nahirapan, pinarusahan. Okay? Malino na malino si Jesus yun. Ba't kaya hindi nila maintindihan? Ito yung sagot. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Hindi sila naintindihan. Hindi kasi sila ligtas, wala silang pangunawa. Yung light, very basic po yan eh. Isa sa malaging ginagamit, yung ating memory verse, ano sabi doon? That is the true light which lighteth and everyone, every man that cometh into the world. So kahit sino ka pa, Hudyo ka, Muslim ka, pag pinanganak ka dito, si Jesus daw yung mag-iilaw sa'yo. Siya yung ilaw mo at ilaw natin. Eh, ba't wala silang ilaw? Di nila tinanggap eh. Nireject nila eh. Kaya po, pag nakita sa mga tao yan, huwag kayong magtaka rin. Minsan may ganun talaga. Either na curse na or tumanggi. Sinabi rin sa Bible yan. Darating yung panahon, pagtanggi ka ng tanggi, ayaw mo ha. Ayaw mo Bible ha. Sige. Ano? Diwag. Lalo silang di makakaunawa. Tapos po tayo, and they shall pass through it, hardly bested. So, binalik ito po yung Assyria nga, ano? Sila yung kaninang pass through it kasi. So, lalagpas sila, Assyria, Israel, Judah, sa pool. And they hardly bested and hungry. And it shall come to pass when they shall be hungry, they shall fret themselves and curse their king and their God. And look upward. So, pag sila daw ay nasakop na, gutom, di ba? Yung bested na yan, parang sinabing, hindi pamilya, di ba? Pag ano sila nakakalam yung bested? Parang ano daw yan eh. Tingnan ko na nga lang ulit. Parang hindi siya stable. Parang ganun. Medyo old word. Bested. Wala. Nasa medium yan. Para lang makuha natin ha. Archaic word daw. Yan, situated. Sabihin, naset nga eh. Bested. To be useful to. Okay? So kung hardly bested, ano yung sabihin nun? Kabaliktaran nun? Or medyo na lang, parang wala ka ng ano. Baga hindi nang naano kanina eh. Halos walang makain. Parang ganun. Halos walang makain. And hungry. Ito na. Gutom na nga, no? Ito na yung sabi ko. Kasi alam nyo, pag kayo pinatosahan ng tatay nyo, kunwari, ano yung dapat mo nang maisip? Hindi ka pinakain. Ano yung dapat mo maisip? Ano? Ha? Oh, nag-rebelde ka nang hindi ka pinakain. Anong gagawin mo? Makakagawa lang mo nila ganun. Ha? May mga masasamang... Ano yung dapat mong gawin? Ba't ka babalik sa tatay mo? Andun yung pagkain eh. Pero itong mga tao to hindi. Eh, sabi mo? Yung ano kasi... Pag-negative. Pag-utom ng tao, nakakagawa ng masama. Yun. So bakit ganun? Ba't di na sila bumalik doon sa tatay niya? Ito nga, dalawang klase nga ng tao po. Ito yung mga Hudyo, yung iba dyan, magbabalik sa Panginoon. Sorry, Lord, sorry, wala pa lang yung mga gawa eh. Yung iba, karamihan, magre-rebelde, kaya sabi dito, that when they shall be hungry, they shall fret themselves and curse their king and their God. And look upward. So maganda sana yung look upward, pero yung context, galit sila sa Diyos. Kaya po yung mga Hudyo, huwag kayong magtaka pag ganyan. Yung kanilang attitude sa Acts, sa Gospels. Ba't ganito itong mga Hudyo? Doon na nga yung Messiah, hindi pa nila tinanggap. Pinako pa nila. May mga taong gano'n na. At sana wala sa ating gano'n. Ito, lalo yung mga bata. Nagdi-decide kayo, kahit bata pa kayo, nagdi-decide kayo. Huwag kayong pa-victim na. Eh, kasi, kaya ako nag-layas, kasi pinalayas ako eh. Hindi mo nisip bakit ka pinalayas. Kasi ang bait ko eh. Hindi. Ba't ako pinalo? Kasi, wala siyang magawa. Gusto niya lang mag-practice ng ano, siguro.
And they shall look unto the earth and behold trouble and ito na, pansinin niyo to ha. Curse po to sa kanila. And they shall look unto the earth, sa halip na sa Diyos, sa lupa. And behold, trouble and darkness. Kaya po yung mga Hudyo po, tsaka kahit yung mga rebelde sa Diyos, ganun ang kinahantungan po niya. Kahit sa mga member dito, kunwari, may member dito, naligtas, tapos nag-rebelde sa Diyos, ang sa palang yung mangyayari dyan, pagpapalain sila, ay, kilala ko si ganyan, mayaman na ngayon, oh. May mga kailangan malaman dun, bakit yumaman yun. Na hindi lang natin alam. Na dinidispace sa Facebook, pinagpala ako. Ano kaya buhay? Wala mong palya pag mga kami na kausap akong ganyan. Kahit sino pag inimbestigaan mo, nagrebelde sa Diyos, tapos ngayon mukhang pinagpala. Tanongin mo yung detalye ng buhay niyan. Minsan mas masalimuot po. Minsan di mo lang malaman kasi nga hindi sasabihin eh. Kasi alam din niya kung gaano ka masalim. Ganyan yung mga Hudyo ngayon eh. Ang palabas nila sila, pwede people of God. Really? Karamihan doon, atheists. Daming bakla doon. Niniwala kayo dyan? Pinagpala kami kasi na-invento namin yan. Yung invention nyo, pakikinabangan din ng buong mundo yan eh. Kahit po yung Assyria, yung Babylon, ginamit din ng Diyos yun sa iba. Hindi pwedeng pagyabang yun. Dahil ang Diyos bandang huli ang mag-appropriate niyan. Ano ba? Trouble, problema, darkness. Hindi ka makakita. Kaya karamihan ng Hudyo, mahirap maligtas. Posible pa rin, pero ang hirap. Kasi tinanim na sa kanila kasi nung alingan eh. Eh, ba't naman niwala kay Jesus eh? Hindi naman siya katulad ni David. Eh, yung ba sinabi sa Bible natin? Old Testament, New Testament, na papalayaan kayo ngayon na. Later, oo, pero hindi pa ngayon. Dimness of anguish. Dimness, parang ganun pa rin. Darkness and anguish. Problema. Kalungkutan. Extreme pain, distress, and anxiety. Nakita ba yung tao ng puro problema sa buhay? Ako yung, hindi, sana wala yung dito. Kaya kung may problema ka man, sana daling ka no sa Diyos, hindi sa parang Hudyo. Pinalo mo ako ha, sige. Lalayas na ako, bahala ka na dyan. Mga kwento sa pelikula, parang ganun eh. And they shall be driven to the darkness. Kanina pa, darkness and dimness eh. Anong ibig sabihin, they shall be driven to the darkness. Yun na yun. Talagang di na sila makakita. Talagang reprobate yan. So yung Israel po ngayon, reprobate yan as a nation ha. Pero as a individual, pwede mong maligtas siya, pero napakahirap. Okay, so balik tayo sa ating, ngayon, dito tayo sa outline ko nung last time. Ang pag-aralan natin, kaya among may disciple, nakita na natin ang kwento. Ano yung mga points natin dito? Actually, ang subtitle nito, What Discipleship Is Not. Okay? So, number one, may napansin tayo dito, meron siyang katulong, di ba? So, point natin dyan, ang discipleship, it's not a one-man show. Ganyan po yan. Hindi pwedeng nga ikaw yung bida lang, and then, ako nagsulat, akong sinakusap tayo, ako magusulat. Parang si, ano ka, si Momo, no? Saka si Muhammad. Secret. Hindi. Siya, may nagpatulong siya. At siya, nabanggit ko kanina, nabanggit natin, di ba, dalawa agad para maayos. Kung sakaling may mali dito, magkukumpara yun. And then, number two, ito yung binabanggit kanina sa 9, association na, kahit mga pastor po, kaya ako tinatanong ko, bakit ba may samahan kayo ng ginagawa nyo? Yan. So, hindi ko sinabing masama, nagtatanong nga lang ako, eh. Gusto ko lang malaman. Kasi nga, may strength in numbers, ha? Tama rin yun eh, may strength in numbers, di ba? So, pero, depending nga, kung sinabi ba ng Diyos yun, na magsama kayo, yan. Pag sinabi ng Diyos na magsama kayo, magsama kayo. Pag hindi, hindi. Tayo mga Baptist, independent tayo, nakagawa naman ng trabaho eh. Ngayon, ito obviously baliktad to, di ba yung nabagat kanina, sisirahin para silang Diyos eh. Kahit anong dami nila, sira. So, ang point ko lang dyan is, ang church, ang discipleship, is not a social club. No, hindi yan something na pag konti tayo, hindi tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi lagi. Amen?
Minsan talagang gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, pero konti kayo. May mga time na ganun. Nangyari yun sa mga apostol. Nangyari sa atin yun. Mangyayari ulit yun. Amen? So, maganda yung marami, pero hindi laging ganun. At it's not a social club. Hindi lang social club yan, church. At ang discipleship. So, pero yung iba, ganun po nila kinukuha. Yun ang style nila. Bakit natin pa siya sa para may sense of belonging? Tama rin naman yun, pero ang disciple, it's more than that, yun ang gusto ko sabihin. Ang pagsasama-samahin mo, yung mga disciples. Yung mga sumusunod din sa Diyos. Hindi yung basta samahan, basta marami. Kasi mas marami, the more the merrier. Hindi sa lahat ng bagay applicable yun. Amen. And then sa verse 10, ay po dyan, take counsel to God, shall come to naught, speak the word, shall not stand. For God is with us. Okay? Tama ba ito? Yan. So, take counsel together. Alam nyo ba yung... Pumunta naman tayo sa UN, no? Meron po kasi sa UN yung pinaka tinatawag nilang Security Council. Alam yung Security Council? Yung parang sila yung tagapagligtas ng buong mundo, parang ganun. Sila yung tatanungin kasi sila yung pinamalakas yun. So, kunwari, meron sila mga leader doon, pero yung mga permanent member, hindi na papalitan yun. Yung ibang member, pinagbobotohan. So, meron doon yun, basta yung Russia, China, US, UK. And then, nakalimutan ko isa. So, hindi Australia, parang France. But anyway. So, ang point ko lang dito dati, gamitin natin ngayon, so, it's not a security council. Okay, hindi ibig sabihin mag-usap sa, at pagbutuhan natin, okay? Alam ko dati, King James ta ang Bible talaga. Pero pagbutuhan lang natin, kasi total tayo naman yung pinakamagaling, pinakamalaking Baptist group. Ganito gawin natin. Simula ngayon, hindi na yan yung standard. Okay ba yun? Sige, okay na yan. Therefore, yun na yung totoo. Hindi ganun. It doesn't work that way. Amen? Pag discipleship, magtapat ka muna, ipasa mo yung katapatan sa iba. Pakita mo sa kanya kung paano ka nagtapat sa Diyos. Both sa wisdom, understanding, and then sa application ng salita ng Diyos. Ganun na ipapasa yan, walang ano. Iba, basta gumaduate ka dito. Ikaw ay ganyan, ganto. Ano pa? Medyo malalim, no? Verse 12, say not a confederacy. So, nabanggit ko na sana yung ibig sabihin ng confederacy, di ba? Sama-sama lang yan. Pero ang point ko dito, it's not a secret confederacy. Ibig sabihin, kailan lang iniisip ko ito yung lakas natin, maganda ba lahat ng bagay pinapublic natin? Hindi naman lahat, di ba? Pero yung mga bagay na katulad tinuturo natin, mas maganda i-public mo yan. Ay, malala. Yung mga Mormons po, tsaka yung mga... Sino tong secret society? Mga Mason. Ayun, paniniwala nila. Kaya sabihin lang sila paniniwala. Pero yung iba, hindi nila sabihin. Tinatago nila. Ba't nila itatago? Paano malalaman ng mga tao na dapat sumali kami sa inyo? Diba? Hindi, actually, kayong i-invite. Yung mga ganun eh. Invitation only. So, invite kita, tapos, saka ka magpipili kung maniwala ka. Pero pag pinablik mo yan kasi, mas maraming possible na yung mga talaga naghahanap sa Panginoon, ay, maganda yung paniniwala nila. Doon ako. Kasi malinaw naman, sabi ng konsensya ko, okay naman yun. Ano yung pinaniniwala ng mga Baptist? One same, always same, for example. It makes sense naman talaga, kaysa naman, kailan ka maliligtas, parang kanusap ko kanina, J-I-L eh. Hindi nung bandang huli, hindi ko alam tumanggap ba ulit yun, si yung Micah. Hindi ko na sinulat, kasi sabi niya, ligtas na siya eh. Kasi, kabla, akala ko ba kanina, hindi ka sigurado. Kasi po, nagkakasala pa rin ako eh. So, yung sabihin, anak ka naman Diyos dati o hindi, yan. Kung sa palagay mo hindi ka ligtas kasi nagkakasala ka, hindi tama yung tinanggap mong gospel. Kasi yung tamang gospel, libre yun, pag sinanggap mo yun, sa'yo na yun, hindi na babawiin yun eh. Ngayon niyo yun? Anyway, balik tayo dito. Hindi tayo yung magdedetermine ng success natin, lalo na sa mga bagay na to. Okay? Dahil sa pag-asama sa mga natin. But anyway, tapusin natin to.
Verse 19, yung nakita ko lang dito, yung actually ito more sa negative, iwasan natin yung negative. Ulitin ko ha, it's not a one-man show, it's not a social club, it's not a security council, it's not a secret confederacy, and it's not a, sabi dyan, yung mga familiar, it's not a sorcery. Okay? Even po, yung mga samahan ngayon, nag-develop ng isang bagay, yung selling point nila. Bakit ako sasali dyan? Yan. Kailan lang yung tao gamang eh, parang, di ba? Tapos yung mga tinitingnan ko, may nakita lang yung mga Eagles Club. Alam yung paternity rin pala yun. Eagles Club. Eagles, ano mga yan? So, tas, bakit ako sasama sa inyo? Yan. So, yung iba, ano sabihin dito? Pag-isama natin kanina ni Brad yung mga Catholic. Ba't ang daming sumasunod dyan? Catholic at magpapabasa, nag-bilisita iglesia. Paano kaya nangyari yun? Anong ginawa nila? Nagturo ba sila ng tama tapos na-realize yung mga tao? Uy, yun ang katotohanan! Sige, gawin na natin yan. Ganun pa nagkaramang Katoliko o baliktad? Anong ginawa nila? Noong una, yung iba pinilit, pero yung iba hindi na ngayon eh. O ba't ang dami pa rin nila? Witchcraft yun. Yung mga kanilang ganun. Yung mga ceremonies nila, yung mga yan, lahat po yan na yung mga mahihina utak, lalo hindi ligtas. Uy, ang ganda nun, ang ganda talaga ng church nila. Oh, kasi doon ako church kasi ang taas at ganyan. Kahit walang inalaman sa salita ng Diyos at baliktad pa nga. Kaya gusto ko sabihin dyan, it's not a sorcery. Yung discipleship, hindi mo, alam nyo na siguro yung ano yung sa yung babae pag pinapaibig? Gayuma. Alam niyo may gayuma? Ay, nako. Kahit sa business world, ganyan po ang usapan dyan. Yung mga, di ba, yung mga marketing strategy, tsaka mga commercial. Paano sila bibili sa atin? Ganda mo yung commercial. Merong mga marketing, ano ngayon, sorry, napatagal tayo ng konti, ha? Maga naman. Merong marketing convention na ganyan, nagtuturo. Paano magkakaroon ng, kahit bulok yung produkto mo. Kasi ang galing ng commercial nyo. Hindi bago sa atin yan. Ang galing nung mga, kala ko masarap talaga to pag tumigan sa ang laki ng burger. Kala mo lang yun. Kala ko, iba yung burger. Marketing strategy. So, may pagka-sorcery po yan. Para kayo bumili ka. Kahit sa presyo, mayroon silang tinatawag na ano. Bakit? Bumili ka ng ito, 99.99 lang ito. Ba't hindi nila gawin 100? Hindi, yung tao pala, pag 99 lang, wala pang 100, no? Eh kung 100 na lang, ay aayaw yan. Alam po, inaaral nila yung human behavior. Ganun po yan, kaya sabi nga sa inyo, si Eric Warren naman, nag-aanong Baptist din yan, pero hindi na eh, Saddleback Church, ganyan. Isa yung ginagawa nila, ba't ang dami nyo? Ang dami nyong dumadalo sa inyo. Ganito lang yan, isa mga discounting namin. Una, pag pumunta ka doon, isurvey mo yung mga tao doon. Ano bang gusto nyong music? Ano bang gusto nyong, ano bang gusto nyong environment, yung preaching, ano gusto nyo? Eh, syempre yung mga hindi ganyan, okay. Yung survey nila, oy, mas maraming, naniniwalang bakla, okay lang yung bakla. Sige, okay na sa atin yan. Hindi na dinidetermine ang sinabi yung salita ng Diyos. Sinasurvey nila. Okay? So, bandang huli, kumbaga sila na nagde-determine ng success nila. Hindi na sila nagtitiwala sa Diyos. And therefore, parang sorcery, no? Okay, tapos yun ito. So, what is discipleship? Ayan, nabanggit ko na ito kanina. Ulitin ko lang. Sabi dito, hanapin mo muna. Siyempre, i-preach mo yung totoo. And then, yung salita ng Diyos, ito yung testimony. Amen? Ito yung testimony ng Diyos. I-preach mo ngayon. And then, isil mo. Ibig sabihin, huwag mo nga hayaang mabago. And then, sino yung magiging kasama mo dun? Yung mga nagtapat din, yung mga naniniwala rin dun. Kaya it's being faithful to God in His Word. Yun na yun. Yan ang discipleship. Hindi yung hahanap ka ng maraming tao. And then, apakit ka dyan, apogi ka dyan. Leadership, yun yun. Ano yun eh? Ay, maniniwala sa'yo pag yung tayo mo, yung salita mo, at yung mga ang dami nakadoksong sa pangalan mo. Ay, maniniwala sa'yo yan. Kaysa naman ikaw lang si Ace na, program yan. Walang kinalaman yun.
Tingin mo ngayon, PhD, DVD, MST, kung ano man yan. Message, be true disciples of the Lord Jesus Christ, the Word that was made flesh. As alam niyo, sabi sa John 8, very famous. Yung mga disciple na totoo. Ibasa natin. Ready? Go. Kailan ka magiging free? Sino yung mga free dyan? Saan sila magiging free? Ayan ba yung mga ligtas o saka pala sila ligtas? Ligtas na eh, di ba? Saan sila magiging free? Obviously, ano kabaliktaran ng truth? Kasi nung alam mo, kasi nung alam, parang binabalot ka niyan eh. Parang si ano, mag-pray, parang naalala ko nung si Faith eh. Diba si Faith, sabi niya, hindi, basta tama yung sinasabi mo, pero hindi, kailangan magpabautis po talaga eh. Eh, tumanggap naman nung kinalauna, pero hindi rin ata umatid nung last time. Pero umatid nung isang ano eh. Pray natin sila, tsaka si Love. Para yung, kasi nung alam yung parang spell. Hindi sila makawala. Ano yung magpapalaya sila kanila doon? Katotohanan. Paano mo gagamitin yung katotohanan? Ano gagawin mo sa katotohanan? Sabihin mo. Pero bago mo sabihin, alamin mo muna. Alamin mo, masterin mo. Dapat walang duda sa ano mo. Ito sinabi na salita ng Diyos eh. Then, pag alam mo na, at nakita mo rin ako, katulad nung sinasabi ko, may sinasabi sa palagay niyo, may sinasabi ako dito, ako lang yung nakatuklas. Dati mga Baptist, wala nang bago po. Nasa Bible na lahat yan. Lahat ng mga tinuturo ko dito, mayroon akong pwede i-point na ito, narinig ko yung again yan eh. So, hindi lang tayo po yung tama. So, gusto mo maging totoong disipulo, sabi dyan, 31, una, manampalataya ka kay Jesus. And then, magpatuloy. Amen? You Jews that believe on Him. Hindi sinabi sa lahat ng Hudyo. Okay? So, yung mga naniwala sa kanya, sinabi doon, magpatuloy ka, then, yun ang totoong discipleship. Yun yung mga totoong disciple. Yun yung mga nagpapatuloy. Yung mga hindi nagpapatuloy, ano yun? Meron tayo kahit dito, may mga pag nakita ko, talaga naman kala mo, politiko, ituwan-tuwa na nakita ko. Basta! Kasi naman, natutuwa ka. In a way, naulungkot ka. Kasi masaya ka ba talaga mga nakita ko? Masaya ka na ngayon mo lang ako nakita. At hindi madalas. So, parang ganun eh, no? So, sana maging totoong disipulo tayo. Dahil later, alam nyo, yung Isaiah, titindi pa na titindi ito eh. Kahit kayo din. Pag hindi kayo, alam mo na, ngayon, hindi kayo nakikinig or hindi nyo inintindi eh. Hindi kayo nag-pray. Pag nasa kalagitnaan na tayo, ano nangyari dito? Ang goal natin dito, kahit mahirap na book po, maintindihan, pagkatapos natin yan, malinaw na sa atin yan. Amen. Posible yun. At ngayon, bihira na po yung Baptist na ganyan. Marami rin iba pa na ganyan. Pero iba, ang dami, hindi na. Nagre-recycle na lang po sila ng mensahe sa internet. Nawala kayo. Kaya napapahamak din. Man, are you a true disciple? Kayo nang magsabi. Kayo nang galam niyan. Gawin natin yung totoong ginagawa ng mga totoong disciple. Ang mga faithful po yan. Amen? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po ang tutulong sa bawat isa. Nakita namin noon, ang lino naman yung salita nyo. Wala kami dapat itanggi dito. Kung sakali man, Panginoon, pinakita niya sa aming hapon, Panginoon, talaga kayo po ay kinakatisuran. Pero Lord, anong gagawin namin? Hindi kami gagaya sa kanila, hindi kami ma-offend. Pag na-offend man kami, insipin namin, tama pa rin kayo. Therefore, kami dapat mag-adjust. Kami po yung may mali kung kami nasaktan sa iyong salita. So, kabaligtaran, dapat kayo po yung magmahal sa iyong salita, Panginoon, kahit masakit. Kahit mahirap lunukin, Panginoon, mahirap panindigan, mahirap i-apply, mahirap pangaral, at I pray na kayo pong ikilo sa amin, tulungan niyo pong bawat isa. Bukas din po kayo ng mga opportunities na kung saan
mapapractice namin yung inyong salita, Panginoon. At samahan niyo po lagi, sakaling fall short din po kami, Lord. So I pray na ilang po, Lord, again, maraming salamat for the season. Kahit sa libutan, ito po'y mali at hypocritical event. But at least sa Pilipinas, Panginoon, again, may pagkakataon kami mag-share ng salita. Gampanan ng inyong kalooban, Panginoon. Ilang po, Lord, maraming salamat again sa magpa-participate. Wala niyong bawat isa. Ang itiwala sa inyo, Panginoon. Hindi po lang sa mga ibang lugar pa, sa Lalala, at sa ministeryo sa namin, Panginoon, din sa mga malamit sa buhay, Panginoon, na again, nakakaipatid namin, Panginoon, na lalangin niyo po sa basta dito, Lord, masakit. Mga churches na kaibigan namin, Panginoon, sa mundo, Panginoon, nag-asawa ng soul winning marathon, Panginoon, I pray, para niyo bawat isa, Panginoon, makita namin yung resulta at bunga ng pagpapagal, magkatapat sa inyo, Panginoon. Naman po, Lord, kaya pumunan natin. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen.